Hello guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Sa video natin na to, mag-share lang ako sa inyo ng tips kung paano magkaroon ng internet na walang binabayarang monthly. Pero maganda pa rin yung nakukuha nating speed or data. So applicable to siya para sa personal use or pwede rin pang backup para sa ating main internet na in case mag-down, di ba? Pwede dito sa mga lugar na remote or hindi masyadong abot ng internet services or dead spot areas, pwede rin to. Ang gagamitin pala natin is ito. Tadaan! Itong Gomo SIM. Bago to siya sa market, ngayon lang. And, syempre, para makakuha tayo ng magandang internet, kailangan natin ng malupit na antena. Gagamit tayo ng, yan, parabolic. Dito sa area namin, since, yun nga, medyo nasa tagong lugar kami, malayo sa cell site, kaya kailangan natin dito para makakuha tayo ng magandang signal. And then, syempre, kailangan natin ng modem. Takpan natin to. Mas maganda yung open line na guys para pwede kang gumamit kahit anong SIM. Mapa-smart, sun, globe pa yan, or kung ano-ano pa. Okay, so before tayo mag-proceed, shout out na natin yung ating malulupit na mga kapiso wifi. Tunahin na natin si Sir Michael Biscaino. And then si Marju. Next is si Chanel Gaming Clips. And then si Sir Kim Kalitina. Next is si Sir Lo Simpron. And last but not the least, kay Ma'am Maria Ima Sarmento. Okay guys, so balik tayo sa ating content. Pag-usapan mo natin una itong si Gomo. Pagkabili mo ng SIM card na to guys, lalo na ngayon, meron pa silang promo. Meron na siyang 25 gig na kasama. Ang kagandahan pa nun is walang expiration yung 25 gig na yun. Not like sa mga current offering ng mga major telcos natin, merong expiration. Nga pala, si Gomo is under siya ni Globe. Okay, yung network na gamit niya, Globe. So kung maganda yung Globe signal sa lugar niyo, edi mas maganda tong gamitin. And then, aside sa, yun nga, malaking data allocation nito na 25 gig, pwede mo pa yung makonvert through text or call. Again, hindi mo yun makikita sa ibang telco. So in case may emergency ka, through their app, pwede kang mag-convert. Example, meron ka pang natitirang 10 gig, pwede mo pa yung pang text or pang call, i-convert mo lang. I-check nyo na lang yung app nila para sa more information or yung website mismo. So kung itatanong nyo kung paano mag-load sa kanya, in case maubos na yung 25 gig, again, makikita mo pa rin yun sa kanilang app kung paano. Madali lang naman. Kung may GCash, Pimaya, or kung ano-ano pang payment option ka, madali lang. Saan ba abot yung 25 gig? Malayong mararating ng 25 gig guys. Especially kung personal use mo lang. Kung gagamitin mo siyang pang-download, aba syempre, may ibang usapan na yon. Depende na kung gaano kalaki yung dinadownload mong files. And then, pagiging backup naman, in case mag-down yung main telco mo or main ISP mo, siguro depende rin sa number of clients. Sa akin, itatry ko siya. Bababaan ko lang yung limit na parent queue ko sa aking Microtik para at least meron pa rin silang pang browse, pang Facebook or pang YouTube kaysa talagang totally wala, diba? Meron pa rin silang libangan hanggang sa bumalik yung ating main ISP. And then pagdating naman natin sa ating parabolic antenna, siyempre bago ka bumili nito, dapat mag-research ka din muna sa lugar nyo. Parabolic antenna kasi 24x2 dBi to siya, malakas pero directional. So, kailangan mo siyang itutok ng maayos kung saan nakapwesto yung cell tower mo. So, dapat alamin mo kung saan yung pwesto ng mga cell tower sa lugar nyo. And tips lang, dapat at least 2-3 yung cell site na available sa inyo. Kasi in case na napatutok mo to siya doon sa cell site na congested, wala pa rin kwenta. Okay? Meron kang makukuhang signal pero poor quality. Hindi maganda. At least, kung meron kang ibang option na cell site, pwede mo na naman itong itutok doon. Hoping na mas maganda yung makuha nating quality ng signal sa cell site na yun. So, hanggang 25 kilometers yung distance ng cell site, kaya nitong ma-pick up basta may magandang line of sight lang. I suggest also na kung gagamit ka nito, dapat mataas yung pole mo. Kasi nga, kailangan natin ng line of sight. At least, maganda yung line of sight. Not totally na kita talaga, maganda lang. Okay, so simulan na natin guys. Una, assemble muna natin yung ating parabolic antenna. And then, iti-test natin guys sa modem natin, yung Gomo, kung gagana ba siya. Na-test ko na siya sa aking black modem na naka-open line, gumagana siya. So, iti-test natin siya dito sa isang modem naman, open line din to. Hoping, nagagana rin. Okay, so simulan na natin. Oops! Teka lang, may good news pala ako sa inyo. Since naka 25k subscriber na tayo, meron tayong pag-giveaway. Ito, si Gomo. Mamimigay tayo nito ng isa
Hindi. Dalawa? No. Sampo? Hindi. Lima lang. Masyadong marami yung sampo. Pipili tayo ng limang malulupit na kapiso wifi. Bibigyan natin ng Gumo SIM. Hindi to sponsor ng Gumo ha. Personal pera ko yung gagamitin ko dito. And then, i-announce ko na din yung mechanics. Paano kayo maka-join? Madali lang naman. Basta subscriber ka lang sa ating channel at isa kang certified kapiso wifi. Pasok na pasok ka na. Paki-like and follow na lang din yung aking page. Yung link nasa description, ilalagay ko. Kasi doon natin idodraw kung sinong mananalo. And then may consolation prize tayo. Pipili din tayo ng another 5. Bibigyan natin ng Tigwa 100 load. Dito ko lang to i-announce. Sorry na lang sa hindi makakakita. Mag-comment lang kayo sa video na to na I am certified kapiso wifi. Yan. Again, I am certified kapiso wifi. Comment nyo lang yan sa baba. So isa lang ha, huwag nyong spam. Isang comment lang. Pasok ka na. Again, like and follow nyo lang yung ating page at doon natin i-announce at i-draw yung mananalo. So pasensya na guys at medyo maliitan lang yung ating pag-giveaway kasi hindi naman tayo mayaman. Hopefully soon, pag sinerte tayo sa YouTube, laki-lakihan natin syempre. Bilang pasasalamat sa inyo ng mga lulupit na mga kapiso wifi. Okay, so umpisa na natin guys. So, ang ating gagawin ngayon, mag-assemble muna tayo ng ating parabolic antenna. And then, iakit na natin siya doon sa taas ng pole natin. And then, i-check na natin kung makakakuha nga tayo ng good and quality signal para sa ating Gumo SIM. Medyo nagkakapagod din bala guys, mag-assemble ng parabolic. Ready for salpak na lang to doon sa taas. Yung handle niya, kung ganitong klase yung mabili nyo, ginagamit ko kasi is 3-port. Medyo maluwang siya. Kasyang-kasya to sa 1 or 1 and 1 half na tubo. Yan. Then may kasama ng LMR240 na cable. Ito yung cable na papunta sa mga modem natin. Yan, sa likod. So ngayon naman, ang gagawin natin is akit na tayo sa tower, which is siguro yung mas mahirap na part. Kasi hindi biro yung bigat niya. Medyo mabigat. Tara guys! Before pala tayo umakit dun sa taas at ikabit yung ating parabolic, itry muna natin yung ating Gumo SIM na without antenna, direct sa modem. Okay? So saksak natin to siya dito. Yan. Ayun, lagyan natin siya ng power. Okay. Pantay natin na magbuka siya. Ang modem pala na gamit natin is from Huawei. Yung model B310AS-938. Okay. Pantayin lang natin na mag-totally boot up siya. Ayun. Kita nyo guys. Ang color indicator ng signal na dito is bright blue. Sa pagkakaalam ko, yung ganitong kulay is 3G lang yung nasasagap niyang signal. Or HSPE plus, something ganun. Pagdating sa signal quality, kung ganong signal lang yung nasasagap natin is medyo hindi maganda. Mahina. Okay, so to confirm, tingnan natin kung talagang 3G nga ba yung nasasagap niya. Check natin siya sa dashboard mismo. Mag-connect muna tayo sa wifi. Yan. Yan, so connected na tayo. Then, buksan natin yung dashboard. 192.168.8.1. Go to webpage lang tayo. Yan. So, makikita nyo guys, tama nga yung assumption natin. Naka HSPE plus lang siya, 3G network. Okay, then 2 bars. And then makikita nyo yung network natin is Gumo. Oh, di ba? Hindi siya Globe, hindi siya Smart, Sun, Gumo.
So, napaka-negative. Pag wala tayong antena, ganyan lang yung nasasagap nating signal. So, kung nag-online class ka, negative na negative to, guys. Di ba? Try nating mag-speed test kung meron bang internet. Meron to, syempre, kasi may 3G. Pero nasa 2 Mbps, 3 Mbps lang yata yung 3G network. Not sure. And then, i-compare natin mamaya with antenna. Kung saan mas maganda. Ayun, so nagpula siya. Sa nawawala, 3G na nga, nawawala pa. Ano ba naman yan? So, ganun po ka problematic yung signal namin dito. Makikita nyo naman sa mismong cellphone, yung TM, 2 bars, 1 bars lang. Same sa smart. Ganyan din. 1 bars, 2 bars lang ang signal dito sa amin. Nasa labas na nga ako niya ng bahay, guys. Hindi sa loob. Talagang sobrang napapalibutan lang kami ng puno. At medyo distansya talaga yung tower dito sa amin. Okay? So, tingnan nyo ang tagal niyang mag speed test. Siguro talagang walang signal. Hanggang connecting lang tayo sa speed test. Punta na tayo sa taas, guys, at ikabit natin yung ating parabolic. And i-test na lang natin ulit mamaya with antenna na. Okay, guys. So, tara! Tower at successfully nakabit na natin yung ating parabolic. Hindi siya madali. Ang hirap magkabit sa taas. Okay, so as of now, ngayon pa rin, naka 3G pa rin yung ating modem. Wala siyang antenna. Ngayon, dito na yung ating LMR240 na wire from parabolic. So try natin isaksak. Tingnan natin kung may enhancement ba na mangyayari. So, I suggest kung magkakabit kayo nito, dapat mayroon kang kasama sa baba na magti-test signal habang nasa taas ka pa. Pwede kaya gumamit ka ng Huawei Manager na app. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yun para ma-check natin kung maganda ba yung alignment. Kapag ganyan yung ilaw ng ating indicator, meaning 4G yan, yung medyo light blue. Pero one bar, since isa pa lang naman yung nilagay natin. Ngayon, kabit natin tong isa. Nga pala guys, mas magandang gamitin yung modem is yung B525, Huawei pa rin. May dalawang variation yun siya. Yung isa yung itim na tinatawag ding Black Mamba o yung isa yung puti. Kasi maganda yun, may carrier aggregation, meaning lahat ng masasagap niyang signal from any tower na madaanan niya, is gagamitin niya yun. Not like sa ito, isang tower lang ang at a time yung kaya niyang i-accommodate. Medyo mahal nga lang, pero worth it naman yun, guys. Yun pala yung gamit ko sa aking smart as of now. Nag 3 bars na siya. Check muna natin yung dashboard ng ating modem. So, 3 bars nga, din 4G. Oo, diba? From wala to naging 3 bars, 4G pa. Ganun kaganda kapag meron kang outdoor antenna, especially kung parabolic yung gamit mo. So, try nating mag-speed test. Ilan lang kaya nakuha natin? Yan, Globe Telecom. 35 yung ping. Ooh, 5. 4. Mababa, pero okay na yan, pang personal. Pwede na. Okay na tong ganito kaysa wala. Tapos nasa bundok ka pa. Pwede pa yan nating mapataas. Kunting alignment lang. So, ayan guys, yung ating initial result. So, pwede mong i-test yung ibang SIM card din kung meron ka, like smart. So, not necessary na postpaid. Pwede yung mga prepaid katulad nito. Prepaid lang to. At yung Globe Home prepaid Wi-Fi or yung PLDT Home Wi-Fi. So, pwede mong i-test kung saan mas malakas yung kuha niya ng signal. Ngayon, gagamitin na natin yung ating secret weapon, yung ating Black Mamba. Yung modem na to talaga, actually, pang testing ko lang to siya. Pero ito talaga yung go-to modem ko kapag dating sa mga SIM-based na connection.
currently, ang nilagay ko dyan is yung smart revamp SIM ko. Ayan, tinanggal ko muna. Kasi ititest natin itong si Gumo sa kanya. Nakikita natin ngayon. Ganun pa rin. Para bulik pa rin yung gamit natin. Ilagay natin siya sa loob ni Black Modem. Tingnan natin kung ano yung magiging result. Ayan, i-power on natin. Okay. Nasa 4 bar siya guys. Medyo nag-enhance nga siya. Buksan natin yung ating loop. So ayun, nag-gig 5 na nga siya. O, diba? Tapos, yun nga lang, hindi na Gumo yung lumabas dito. Instead, Globe Telecom PH. Full bar! Diba ang lupit talaga ni Black Mamba, guys? So, lagin tayo sa Mamba natin, guys. Check natin. As of now, naka-LTE only siya. Then, LTE bands all supported yung check natin. Then, tingnan nyo sa device information. Yan. So, ayun nga. Naka B525S65A. Yan yung specific model ng modem na to. So, mamaya, isasaksak ko din dyan yung smart ko. Titingnan natin yung pagkakaiba nila. Diba ang layo from 3 bars dito, naging full bar naman gamit yung black modem na Mamba. Kung titingnan natin yung signal strength niya, point mo lang dito. Ayan o. Oh. So, ang nakukuha nating RSSI is negative 69. This is okay. Then, yung RSRP, maganda rin. Negative 93, at least hindi 100. And then, yung RSRQ, okay din naman. At yung SNR, medyo average yung quality. Pero, ang hindi maganda sa kanya is yung kanyang speed. So, try nating mag-speed test. Yan. So, kita nyo guys. 1, 3, 4, 5, 10. Ayun. So, 10. Ayun, bumalik na naman sa 6, 5. So, hindi stable yung speed niya, guys. Yung ping, maganda naman. Pagka ganito yung naging result natin, even though 4 to 5 bars yung nakukuha niyang signal, pero yung speed is ganito lang, isa lang po ibig sabihin yan, guys. Congested yung cell site sa area natin. Well, kung personal use, okay na yung speed na yan. Pang online school or basta pang personal, okay na yan. Pwede na rin dyan mag-ML kasi mababa yung ping, di ba? So, ganyan yung globe sa area namin. Kita nyo naman, full bar, pero yung speed natin is mababa. So, pwede tayong makapag-conclude na congested si globe, yung cell site niya. Yun nga, kung alam mo yung mga posisyon ng cell site sa area nyo, pwede nyo i-realign ulit yung ating parabolic. Abot naman niya hanggang 18 to 20 kilometers, kaya niya yan ma-reach. Kung alam mo yung pwesto ng cell site, itutok mo lang doon yung parabolic. Malay mo, sa cell site na yun, hindi congested. So ngayon guys, papakita ko naman sa inyo yung result ni Smart. Ito yung aking main ISP na ginagamit dito sa amin. Papakita ko sa inyo yung diferensya ng speed. Okay? So patayin lang muna natin to. Tanggalin natin si Gumo. Then palitan natin ng Smart SIM. Yan, kapatay na siya. Bunuti natin yung SIM card. Oops! Yan, si Gumo. Palit natin si Smart. Yan, then back natin yung power niya. Yun. Yan. So ngayon guys, Smart na yung laman ng ating black modem. Antay natin siya na mag-boot. So yun, nag-red. Nag-initialize pa siya. Okay, then ilang bars ba to? Full bar din. Hindi lang malinaw kasi may maliwanag, pero full bars po yan. So, i-refresh natin to. So, ayun, nag-refresh na siya. Then, you know, full bar. Then, yung signal natin is 4G+. Ganyan kalakas yung smart sa amin. SIM settings, naka LTE only lang. Hindi ko pa nga yan nilock sa band na working dito sa amin. Ang smart dito sa amin, malakas yung band 3 at saka yung band 28. Okay, so yun din yung kagandahan kapag naka-open line yung modem mo, makakapag-lock ka ng frequency. Tingnan mo yung result, ang ganda ng RSRP. Yung RSRP pala is parang yan yung signal strength between cell tower and your antenna. Napakaganda. It's negative 74, 75.
Para pala ma-align natin ng maayos yung ating parabolic antenna or any antenna, basta yung modem na gamit mo is Huawei, meron silang app para mas madali tayong makapag-align. Download lang natin Huawei Manager. Ilalagay ko na lang yung description sa baba since wala yan sa Play Store. So make sure nyo lang na connected kayo sa Wi-Fi ng ating modem. Yan, in my case. Okay, so connected na ako. And then dapat guys, alam mo yung gateway kasi papasok natin yun dito sa Huawei Manager. Punta lang kayo dito sa tatlong tuldok. And then router address. Yan yung sa akin, 192.168.8.1. Yan yung sinasabi kong gateway. Save nyo lang. Then ayan, mag-update na siya. Real time yung update nito guys. Every pihit or every ikot mo ng antenna mo, mag-update din real time yung mga data dito. So tingnan nyo yung RSRP natin, excellent. Yung RSRQ natin is good. Then yung SINR natin is average. Since nasa phone, so pwede mo itong dalhin sa taas ng tower mo. At pwede mong ma-monitor. Ikot-ikotin mo yung antenna mo hanggang sa makuha mo yung magandang result. So pag nag-align ako, ito lang yung ginagamit ko para mas madali yung buhay. Makikita nyo rin naman po yung information na yun dito mismo sa dashboard ni router. Punta lang kayo sa settings, then device information, then ayun, nandito, RSRQ, RSRP, RSSI, and SINR. O, diba? Or pwede rin dito, itutok mo lang yung mouse sa icon na to, sa 1, then yun, makikita nyo rin. Pero syempre, hindi siya ganun ka-handy, not like sa app. Real-time yung update. Pag ginalaw mo konti yung antenna, nag-update din siya kung ano yung result. Okay? So, mag-speed test tayo, guys. Hanggang 17 lang siya. Basta mga ganitong oras, peak hours, na medyo maraming gumagamit. Pero compared mo sa Globe, di ba, mas quality yung signal ni Smart dito sa area namin. Take note pala, guys. Nagbabari tayo sa location. Maaring sa area ko, ganito yung nakukuha kong result. It doesn't mean na same sa inyo. Sa inyo is iba. Maaring mas mataas dyan sa inyo or mas mababa. Para ma-check nyo talaga, so yun nga. Bili kayo ng magandang klaseng modem. Like nito, itong modem na to. Then magandang klaseng antenna kung mayroong budget. Pero pwede kayo mag-start dun sa mga mumurahin lang din. Pero kung ako sa inyo, kung importante talaga sa inyo na magkaroon ng quality na internet, mag-invest na kayo sa magagandang quality device din. Pero yun nga, before kayo bumili ng kahit ano, mag-conduct muna kayo ng initial research dyan sa area nyo mismo. Kung ano bang malakas na signal dyan, Smart ba, Globe, Sun, or kung ano-ano man. Okay, then kung ano yung mga available frequency, anong mga cell site yung malalapit sa inyo, kung ilan, kung saan yung exact location. And then, pwede rin kayong mag-observe sa iba kung anong gamit nila. Anong gamit nilang antenna, kung anong gamit nilang modem. Okay guys, so try nating mag-speed test ulit. Last, para sa ating Smart. Ayan. Okay. Ayun o, oh, so tumaas na naman siya. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi stable yung mga SIM base na internet. Tumataas, bumababa. Depende. Ayun o, oh, tumaas na naman siya. Ayun nga guys, about kay Gumo. Okay na rin kung personal use. At pwede na rin pang backup. Kung mag-down man yung ating main, at least kahit papano makakapag-browse pa rin tayo. Kaysa talagang totally wala. Yun yung setup natin. Naka-Black Mamba tayo ngayon. Connected siya sa ating parabolic na nasa taas. Kaka-install lang natin. Hindi ata kita. Ayun. Okay. Hindi ko pa siya talaga totally na align masyado. Pupunta pa kasi ako sa bayan. Titingnan ko kung saan talaga yung exactly Globe na tower. At doon ko yan siya ihaharap. As of now kasi, estimate lang yan na direction na yan. Nandyan yung bayan. Hoping na nandoon nga yung isang cell site ni Globe. Pero I'm not sure. Marami kasing cell site doon. Wala namang tag kung Globe Smart ba yun. Basta cell site lang. Hopefully guys, may nakuha naman kayong idea sa video natin. Siguro hanggang dito na lang. At kita-kits na lang ulit tayo sa susunod nating video.